The Daily Brad Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Pinag-usapan nga natin yung mga nauumay na po sa mga, alam nyo, ilan lang naman siguro yun, yung kaliwat ka ng hearing throughout history ng kung ano-ano lang, hindi lang naman sa hearing, yung mga kaso na nabalitaan natin, pero hindi nakulong, alam nyo yun. Alam nyo po, itong role ng Daily Brad, dinawin ko lang po yung segment na to. No? Ito po yung parte ng programa na nagbibigay sa atin ng eternal perspective. Mahalaga po yung temporal, yung ina-address nila Ted, nila Chacha, yung ano yung nangyayari sa pangkasalukuyan. Yan po kasi yung physical na aspeto ng buhay. Pero wag natin kakalibutan na meron pong eternal tayo na perspective din sa buhay. Hindi lang kasi tayo composed ng body. Pag tinignan nyo ako, body yung nakikita nyo, meron po tayong soul and spirit. We are eternal being. So kung ano man po yung mga kaganapan dito sa temporal na daigdig, mahalaga po yan kung nasasaan tayo. Pero wag nating kakalimutan na meron pong eternal tayong kalalagyan. At wag po nating kalimutan na may soberenya ang Diyos. Okay? Siya po ang in charge sa lahat. Kasi siya po nag-create ng daigdig kung nasaan tayong lahat. So kung sino man po yung parang feeling nyo, nagahari-harian dito sa lupa, pag nakita nyo kung gaano kasasama yung ibang mga nagahari-harian dito, throughout history po, pag nakita nyo mga emperor and all, mas marami pa po mga kasamaan at mga pinapatay ng mga to, no? Kaya kung bakit ganun nakakalusot, bakit ganun hindi na parusahan, wag tayo mag-alala. Kings come and go. Leaders, they just come and go. Sabi nga po sa Isaiah 6:1, ito po yung verse natin, bigyan ko lang yung konting konteksto. Sabi nito, noong taong mamatay si Haring Uzziah, nakita ko ang Panginoon na nakaupo sa isang tronong matayog at mataas at napuno ang templo ng laylayan ng kanyang damit. Sino po yung nagsasalita? Ito po si Isaiah. Si Haring Uzziah po ay napakagaling na hari, maka-Diyos, maka-tao. Okay, matagal po siyang namuno. Innovative itong hari na to. Siya nag-invento ng mga parang missile that time na pagka pumalo yung malaking mekanismo, tatama yung malaking bato sa kalaban. Sobrang galing at makatao at makadiyos na matay. And then si Uzziah, nalungkot, patay na yung mabait na hari. Sabi lang ng Diyos, patay man yung hari nyo, pinakita sa kanya, nakaupo pa rin ako sa trono ko, high and lifted up. Okay? Sabi nga rito, yung laylayan ng kanyang damit, yung robe, napuno yung buong templo just to show the majesty na tong hari na to na eternal king. Sabi pa doon, sa itaas daw, nakatayo yung mga angel, pinupuri siya at sumisigaw ng holy, holy, holy. The Lord God is holy. The whole earth is full of His glory. Ano pong point ko rito? Huwag po tayo mababalisa. Kung meron man pong mga tao na parang feeling natin, hindi niya ginamit yung kapangyarihan sa tamang pamaraan. Magiging accountable po sila sa Diyos. Binigyan sila ng platform, binigyan sila ng opportunity to lead, at kung ginamit nila sa masamang paraan at nakalusot, huwag kang matakot dahil ang Diyos ang mananatiling nakaupo. Makinig po kayo. Sa Book of Revelation, may isang hari lang ang nakaupo sa trono. At definitely, hindi ikaw yon. Hindi ako yon. There's only one king that will sit on the throne. And that is God Himself. So, it gives us an assurance. Kung nakaramdam ka ng injustice, nakaranas ka ng injustice dito sa lupa, may isang Diyos na just and loving as well na magbibigay sa atin ng hustisya sa huli. So, wag po tayo matakot. Ano mang kalabasan ng anumang hearing, ang Diyos po ay soberenya sa lahat ng kanyang nilikha. Ulitin ko lang po, Isaiah 6:1, noong taong mamatay si Haring Uzziah, nakita ko ang Panginoon na nakaupo sa isang tronong matayog at mataas at napuno ang templo ng laylayan ng kanyang damit. Tayo po yung manalangin, Panginoon. Minsan nababagabag kami sa nangyayari dito sa temporal na lupa. Mahalaga po ito, hindi namin ito sinasa isang tabi. Dahil totoong tao'y namamatay, totoong tao'y nababalagoong, totoong tao yung mga nadadamay sa maling pag-lead ng mga taong nasa sa poder ng lipunan na maaaring mali ang kanilang paggamit ng power. Pero Lord, huwag kami mawala ng eternal perspective. Ikaw ang mag-aayos ng lahat. At yun po ang role namin dito sa Daily Brad segment, bigyan ng eternal perspective ang mga tao na hindi lang dito sa lupa ang buhay, kundi may eternal life na naghihintay sa amin. Sa pangalan ni Jesus. The Daily Brad Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.